Hindi biro ang maging ina, kahati ng ama sa pagtataguyod ng pamilya. Paano pa kaya kung mag-isa lang ang ina o isang solo parent? Gaya na lang ni Roseline, mag-isa niyang itinataguyod ang 2 taong gulang na anak. Medyo mahirap ang konting. Gumagawa po kami ng yung mga santo-santo po sa village po. Mag-a-plancha, tapos minsan po maglalaba. Tapos meron din po minsan magpapalinis po. Dahil eleksyon sa barangay bukas, magwa-watcher naman siya kasama ang ibang ina. Lahat po gagawin kong trabaho para sa anak ko. Mag-isa rin itinataguyod ni Madel ang kanyang anak. Dahil subsob sa paghahanap buhay, minsan nagkukulang na raw ang oras nila sa isa't isa. Pag ang bata merong activity sa school at meron akong trabaho, minsan absent ako. Ang kanya namang anak nagbigay ng heartwarming message ngayong Mother's Day. Mahal na mahal daw niya ang kanyang mommy na itinuturing din niyang best friend at teacher. Ang mga gaya ni Madel at Roseline ang nais tulungan ng Solo Parents Welfare Act. Nakasaad dito ang pagbibigay ng educational, housing at medical benefits sa kwalipikadong solo parent. Para sa mga empleyado, may dagdag silang 7-day leave credits at flexible work schedule. Para makakuha ng solo parent ID, kailangan ng katunayan na ikaw ay solo parent mula sa barangay, ITR at birth certificate ng mga anak. To all the single moms, mabuhay po tayo. Dahil Mother's Day, binigyan pugay rin ng LRT ang mga ina. May pa-VIP treatment sa mga nanay na babiyahe ngayong araw. May libreng gupit, manicure, pedicure, pati na masahe.